Mga kababayan, napanood natin ang balita tungkol sa ginap na pagdinig ng Senado tungkol sa Sibuyas. Unbelievable! Ganito pala ang nangyayari ngayon. Ang nakikita natin at kung anong-anong pambabatikos na kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa presyong ginto ng Sibuyas ay hindi makatao. Nagreklamo ang mga magsasaka dahil binibili lamang ng mga traders sa kanila ang Sibuyas ng 8 pesos per kilo. Pero binebenta ito ng 700 pesos per kilo dito sa Maynila. Grabe, kung sino man ang culprit sa pagkontrol sa presyo nito ay dapat masampulan at makita nating nag-iimas ng reha sa bakal. Anong aksyon ang gagawin nito ni Pangulong Bongbong Marcos para madama lang mga Pilipino ang malasakit para sa mahirap at maparusahan ang mga culprit? Sino ang dapat sisihin sa malagintong presyo ng Sibuyas? Bago tayo mag-fake news, hayaan niyong basahin natin ang balita ng GMA News sa pamagat na Mindoro. Occidental farmers dismayed after onions bought at 8 pesos per kilo sold at 700 pesos per kilogram in NCR. Sulat ito ni Hannah Bordy. Published January 16, 2023. Ito ang detalye ng balita. Nadismaya ang mga magsasaka sa San Jose, Occidental Mindoro matapos malaman na mga sibuyas na binibenta nila sa farm gate price na 8 pesos hanggang 15 pesos kada kilo sa panahon ng anihan ay ibinibenta sumigit kumulang 700 pesos kada kilo sa Metro Manila sa pagtatapos ng taon. Ito ay pinalabas sa San Jose, Occidental Mindoro Municipal Agriculturist Romel Kalingasan sa pagdinig ng Senado noong Lunes. Yung presyo na pinag-uusapan po natin ngayon na nag-raise po sa 650 pesos to 700 pesos sa merkado, yan po ay binili lamang po sa mga magsasaka ng San Jose, Occidental Mindoro ng 8 pesos to 15 pesos during harvest season nung buwan po ng March to April, sabi ni Kalingasan sa mga senador. Kaya talaga pong gano'n na lang ang pagkadismaya ng aming mga magsasaka dahil po sobrang taas po ang naging presyo ng sibuyas. Sobrang pinagsamantalahan po ang presyo ng sibuyas, dagdag niya. Ayon kay Kalingasan, ang mga magsasaka ay ikinategorya bilang mga mamimili sa huling bahagi ng 2022 dahil napilitan din silang bumili ng sibuyas sa mas mataas na presyo dahil hindi nila napanatili ang kanilang ani dahil sa kakulangan ng mga pasilidad sa pag-iimbak sa lalawigan, gayon din sa Metro Manila. Sinabi na Kalingasan noong nakaraang taon, nakapagtanim ng mga sibuyas ang mga magsasaka sa 3,485 hektarya na lupa, ngunit wala pang 5% ng kanilang ani ang maaaring i-accommodate sa mga storage facility. Dahil dito, wala anyang pagpipilian ang mga magsasaka kundi ibenta ang 95% ng kanilang mga ani sa mga mangangalakal. Sa parehong pagdinig, nalaman ng mga senador na 5 magsasaka ng sibuyas sa Bayambang, Pangasinan, nang nagbuwis ng sariling buhay dahil sa pagkabangkarote. Kasama ni Elvin Jerome Laceda, ang pambansang pangulo ng Youth Farmers Challenge Club of the Philippines Incorporated, si Merly, asawa ng isa sa mga magsasaka na nagpakamatay noong nakaraang taon. Last year po, dahil nalugi ang kanilang farm, nag-suicide po ang kanyang asawa. Milyon-milyon ang utang nila dahil doon sa harabas, army worm. Ngayon pa lang po sila nakabawi pero dahil may importasyon po, wala pang 100 days ang kanilang onions po. Kailangan nang i-harvest 85 to 90 days, sabi nila Seda. Yung istorya ni nanay, sana hindi na po maulit sa ibang magsasaka. 5 na magsasaka po ang nag-suicide sa barangay nila, dagdag niya. Samantala, narito naman ang explanation kung sino ang nasa likod ng pagtaas ng presyo ng sibuyas. Sa balita naman ng Philippine Star na pamagat na Cartels Behind High Onion Price, says Villar, sulat ito ni Paolo Romero. Noong January 10, 2023, narito ang buong detalye. Ang mga kartel, muli ang mga salarin sa likod ng kakapusan at mataas na presyo ng sibuyas sa bansa, sinabi ni Senator Cynthia Villar. Sinabi ni Villar na namumuno sa Senate Committee on Agriculture and Food na tila walang ibang dahilan kung bakit mahal at kulang ang supply ng sibuyas, maliban na lamang sa mga mangangalakal na bumibili ng pananim mula sa mga lokal na magsasaka sa mababang presyo ay pareho ang mga nag-aangkat at nag-iimbak ng gulay upang gumawa ng inventaryo na inilalabas nila sa mga pamilihan na mahal ang presyo.
Sila, mga kartel, ay may ganap na kontrol sa supply kaya lumikha sila ng artificial na demand para tumaas ang mga presyo. Iyon ang dapat nating lutusin para hindi na ito maulit, sinabi ni Villar sa mga reporter sa Philippine pagkatapos pangunahan ang pagdinig ng kanyang komite. Binanggit niya na natuklasan ng komite ang mga kartel ng sibuyas noong 2013, ngunit hindi pa ito nagawang buwagin ng mga otoridad. Sinabi niya na ang dami na pag-aangkat ng mga sibuyas at mga produktong pang-agrikultura ay dapat na nakapeg sa data ng Philippine Statistics Authority, PSA, upang makalibrate at mabigyang katwiran ang mga ito. Kabilang sa mga solusyon para masugpo ang smuggling, ani Villar, ay mabawasan o putulin ang pagkikisangkot ng mga negosyante sa pamamagitan ng pagtulong sa mga magsasaka na direktang pumunta sa mga mamimili o pamilihan. Kaya ang value chain ay mahalaga kung saan ang magsasaka ay may kumpletong kontrol sa value chain, sabi niya. Sa pagdinig ng komite sa mga panukhalang batas na nagpapatibay sa industriya ng paghahayupan at paggawaan ng gatas, nabatid na pinayagan ng Department of Agriculture ang labis na pag-angkat ng baboy sa pamamagitan ng maluwag na patakaran. Binanggit ni Villar ang datos ng PSA na sa nakalipas na 3 taon, sapat na ang volume ng local pork production para matugunan ang lokal na pangailangan. Sinabi ni Bureau of Animal Industry Officer in Charge Paul Limson sa komite na mga aplikasyon sa pag-import ng baboy ay iniyain online sa ahensya na walang sinasabi sa dami. Sinabi ni Limson na ito ang patakarang ipinatupad ng siya italaga sa sub-agency ng Department of Agriculture noong nakaraang taon. Ang data ng PSA ay nagpakita na noong 2021, ang demand para sa baboy ay nasa 1.572 milyong kilo, habang ang produksyon ay nasa 1.696 milyong kilo. Ngunit ang BAI, ayon sa opisyal na datos na iniharap sa pagdinig, ay nagbigay ng import clearance para sa 494,789 kilo ng baboy na humantong sa labis na supply ng karne ng 618,067 kilo. Hindi yan tama. May doctorate ka. Paano ito magiging logical? Kung pamamahalaan mo ang industriya ng hayop, dapat mong tukuyin ang demand at supply. Kung may kakulungan, iyon ang oras na mag-import ka. Kung may sobra, bakit ka mag-aangkat? Ang importer ang mag-determine yan. Saan mo natutunan yan? Tanong ni Villar kay Limson sa Filipino. Samantala, narito naman ang plano ng gobyerno ni Pangulong Bobong Marcos para din na maulit ang mga ganitong problema. Sa ulat ng Philippine News Agency, ay pamagat na 6 cold storage facilities to be built in onion producing region. Sinulat ito ni Stephanie Sevillano noong January 16, 2023. Narito ang kompletong detalye ng kanyang balita. Magtatayo ang Department of Agriculture ng 6 na cold storage facilities sa 4 na rehiyong nagproproduce ng sibuyas simula ngayong taon bilang suporta sa mga lokal na magsasaka. Ang bawat pasilidad na may kapasidad na 20,000 bags ay nagkakahalaga ng hanggang 40 million pesos at tataas sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Memaropa. Tayuan po ng mga storage facility ng sagayon during peak season ng harvest, malagyan na. Hindi po sagot ang importation. Napakalaking potential po ng lugar namin ang pagtatayo ng mga pasilidad ng imbakan para sa panahon ng peak harvest season. Magagamit natin ito. Importation is not the answer. Malaki ang potential ng ating lugar. As ayon kay San Jose Occidental Mindoro Agriculturist Romel Kalingasan sa Senate hearing noong Lunes, 2 cold storage facility ang itatayo sa Occidental Mindoro, ngunit nag-aalala ang si Kalingasan sa mga lokasyon. Halimbawa, ang isang nakaplanong pasilidad sa bayan ng Rizal ay humigit kumulang 16 hanggang 20 kilometer ang layo mula sa San Jose, ang pinakamalaking lugar na gumagawa o nagproproduce ng sibuyas sa lalawigan. Ang iba pang nakaplanong lugar sa Sablayan ay mas malayo sa 97 kilometers. Nauna nang inulit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasabay na pinuno ng Department of Agriculture ang pangangailangang suportahan ang mga magsasaka. Iginiit na ang pag-aangkat ay hindi dapat naging pangmata galang tugon upang maprotektahan ang mga magsasaka at makinabang ang mga mamimili na may mas mababang presyo ng mga pilihin. We have to go back to the onion growers and help them para makaroon tayo ng production. Hindi na natin kailangang mag-import. Sanay na tayo sa pag-import kaya kumukuha tayo ng mga supply mula sa ibang bansa.
Dinadala rin sa Pilipinas ang inflationary forces nito. Sabi niya, noong March 2022, binagay ng Department of Agriculture ang dalawang cold onion storage facility na may kapasidad na 10,000 at 20,000 bag ayon sa pagkakabanggit sa mga magsasaka ng Valiant Primary Multipurpose Cooperative sa Barangay Marcos Village, Palayan City, Nueva Ecija at isang 20 million pesos facility sa Sapang Multipurpose Cooperative sa Moncada, Tarlac. So ayun na nga po mga kababayan kung paanong nangyaring ganoon kataas ang presyo ng sibuyas. Ang mga ganitong insidente ay sana hindi na ito maulit pa. Nangyari na ito noong 2013 at ngayon 2023 after 10 years aba. Muli na namang bumabalik ang pagkontrol ng kartel sa presyo ng sibuyas. Sana po ay masolusyonan na ito ng ating gobyerno, partikular na nga po si Pangulong Bongbong Marcos na siyang humahawak ng Department of Agriculture. Abangan po natin mga kababayan kung ano ang mga action plans at ang development ng mga proseso o ng gagawin nila mga sistema upang maiwasan ang muling pagtaas ng presyo ng sibuyas. Kung kayo po ay bago sa ating page, maaari po kayo mag-follow, mag-subscribe, pakishare na rin po ang ating video para po makarating sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat.